Grabe guys, umalis tayo ng opisina 6:30. Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Ibig sabihin, 3 oras at kalahati na tayong nasa kalye. Grabe, sobrang traffic. Sa EDSA kanina, matraffic. Pagdating ng SLEX, Magallanes, hanggang Nichols, matraffic. Tapos, dito sa may service road, matraffic din. Pero pinakamatindi ang traffic dito sa C5 extension. Grabe, kanina pa ako nandito. Ang matindi, hindi siya gumagalaw. Yung kanina, sa EDSA, matraffic, pero gumagalaw kahit paano. Sa SLEX, gumagalaw kahit paano. Sa service road, gumagalaw din kahit paano. Grabe, kung alam ko lang na ganito ka-traffic, dapat nagkaroon lang ako. Bikutan, tapos Doña Soledad, diba? Baka nakauwi na ako ng bahay. Grabe talaga guys, first time ulit nangyari sa akin to. Before nangyayari to, pero hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon dun, kung bakit hindi gumagalaw, kung bakit sobrang ano, meron bang sasakyan na nabalahaw dun, bahaba. So wala tayong idea. Buti lang nakapagpagas na tayo, pero syempre hindi pa rin naman ganun karami yung gas tank natin, no? Bali 1/4 atin ng kalahati. Guys, oras pa makarating ng bahay. Sobrang gutom na ako guys, grabe. Guys, kung makikita nyo lang talaga dito, eto, ganito yung sitwasyon nang dumating ako dito. Ganito pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Siguro mga isang oras na rito dito sa kinilalagyan ko ngayon, sobra. Ayan o, nakita nyo yan guys, parang parking lot, diba? Oh, parking lot, C5 extension, grabe. Parang nasa parking lot. Yan. Oh. Yung other side naman, yung kabilang kalsada, walang dumadaan na sasakyan. So I think banda doon, 'di ba? Maaaring doon sa may intersection doon, papunta ng San Agustin. Doon nagkabulbol ang traffic, kaya ganyan, hindi gumagalaw. So pwede rin na may nadiskrasya doon sa may parting yun, no? O kaya pwede rin baha doon, hindi natin alam. Wala talaga tayong idea guys eh. Basta ang alam lang natin, yan, sobrang traffic. Ang oras natin, yan, 9:48. Actually 9:48 siya dyan, pero ano yan eh, late yan, no? Late ng 15 minutes yan. So alas 10 na. Sobrang gutom na ako. And yun, yung aking vaccine, medyo ano lang, pakiramdam ko lang, medyo kumikrit-krit lang yung aking braso, no? Which is yun naman talaga yung mararamdaman mo kapag nagpa-vaccine ka. Grabe guys, parang alam mo yun, parang gusto ko nang magpatay ng makina. Kung pwede nga lang, no, yung magpatay ka ng makina, matulog ka na lang. No? Kasi nga parang nasa parking lot eh. Parang nakapark ka lang, kaya umaanda rin yung makina mo, so access sa gas, access sa ano. So ang tanging magagawa mo na lang talaga is makinig ng radio, diba? AM radio kung gusto mong makinig ng balita, kung gusto mong malaman kung ano yung sitwasyon ng dahil dyan sa habagat, diba? Tsaka sa bagyo, mga kakalsadahan, diba? Binabalita nila yan, no? Pero kung gusto mo naman makinig ng music habang naghihintay ka, so doon ka sa FM radio, diba? Para kung gusto mo malibang, diba? Kung gusto mo medyo magmuni-muni habang naghihintay ka dito sa parking lot na parking lot, grabe. Ito yung pinakamatagal talaga guys, siguro sa EDSA na traffic nga ako doon, pero more or less mga sabihin natin na ano, isang oras, sabihin natin isang oras maximum na. Okay, tapos yun dito from Nichols hanggang dito from service road hanggang dito, sabihin natin na mga 30 minutes. Eh ito guys, mga lamang mga isang oras at kalahati na ako nandito, no, na hindi siya talaga gumagalaw. Yun ang matindi rito, hindi siya gumagalaw guys. Di mo alam kung anong nangyari, kung anong meron doon, wala namang ano, 'di ba? At ang point doon, baka wala rin nag-aayos doon, 'di ba? Wala naman traffic enforcer. Walang mag-aayos doon ng traffic, kung ano man nangyari doon, eh. Yun lang. Yun guys, madilim. Yan oh, halos hindi ako kita kasi nagpatay muna ako ng makina. Conserve fuel, 'di ba? So, malamig naman dito sa loob. So, okay lang naman. Conserve fuel muna tayo, no? Kaya nagpatay tayo ng makina, kaya ang dilim, wala tayong lighting. Pwede palang buksan, no? Yan, pwede palang buksan yung lighting natin. Kaya lang syempre, hindi pwedeng sobrang tagal dahil nakapatay yung makina mo, baka ma-discharge yung battery mo, di ba? So papatayin na ulit natin ang ilaw. Yan, no? Di ba? Pogi ko naman sa dilim, di ba? So yan, no? Yan yung mga nasa paligid natin, mga naghihintay. Yung nasa harap ko kasi nagpatay din eh. Kahit papaano guys, medyo gumagalaw-galaw na. So, feeling ko talagang meron lang doon na
nasiraan, naplatan, or humarang sa kalsada, kaya ano, kaya ganon, no? So hindi tayo nagbukas ng ilaw, kaya tama, medyo mamula-mula yung ating fest. Kaya, pero kahit pa paano, gumagalaw na siya, in fairness, ah. Pero parang gusto kong lumipat ng lane, kasi ay baka itong sobrang traffic na to, ito yung paliko ng ano, eh, ng doon sa may papuntang San Agustin, eh, no? Tignan natin banda doon kung ano yung ano. Habang nandito tayo, nakikinig din tayo ng balita. So yun, diba, aside from katulad natin na na-stranded tayo, what more pa yung mga nagko-commute lang. Yun, napakinggan natin sa balita, diba, na tayo nga natatraffic ng ganito. Pero guys, grabe, marami ding stranded sakali ngayon, no? Kasi bakit stranded? Diba, kaunti lang naman yung ating transportation system ngayon dahil nga sa pandemic, diba? Maraming hindi nakakapasada, maraming walang biyahe. So, ang problema nga lang is dahil nga very limited yung transpo natin at very limited yung masasakyan, public transpo, maraming commuters yung stranded. At narinig ko sa balita na hindi na rin nasusunod yung ano, yung social distancing. 'Di ba? Supposedly 50% lang yung capacity ng ano, public transpo natin, mga jeep ganun. Pero puno na. In fact, may nakasabit pa nga daw. Ang point kasi doon, syempre, gusto na nilang makauwi ng bahay, gusto nilang makapagpahinga, galing sa trabaho, pagod sa trabaho, 'di ba? So, kaso ganun ngayon nangyari, sobrang traffic, sobrang ano. Ano, wala rin naman may kasalanan nangyari, no? Kasi ito naman is dahil sa sobrang ulan ng dala ng habagat na may kasamang bagyo, di ba? So kaya nagpabahayan sa mga lugar na low-lying areas, kaya ganyan yung nangyari. So nga, so lahat nagsasuffer sa ngayon. So ano kaya yung mga ibang office mate ko na malalayo yung lugar ng uwian, no, na nagko-commute, ano na kaya yung nangyari sa kanila going home? Na-stranded din ba kaya sila? Nakasakay kaya sila? Nakauwi na kaya sila ng bahay? Nakatulad ko hanggang ngayon, nasa kali pa rin, di ba? Ano kaya yung nangyari sa kanila? In fairness naman ngayon, kahit pa paano, maandar-andar na siya, umusog-usog na, di ba? Hindi unlike kanina na almost isang oras siya ata, na asin talagang, wala, asin talagang stagnant siya. Para ka nga nasa parking lot, tulad ng sabi ko kanina, ngayon kahit pa paano, umusad-usad na siya. Kahit pa unti-unti, umusad-usad na. At least, umusad-usad na, di ba? Kasi naman totally nakastagnant tayo doon. So, makaka-uwi din tayo guys, makaka-uwi din tayo. Yun, since hindi naman ito major thoroughfare katulad ng EDSA, so more or less yung nagtatraffic dito is local government, no? So yun lang ang problema, hindi natin alam kung meron pang traffic enforcer ng local government yung nangangasiwa dito sa ngayon para ayusin kung may traffic man yan or kung meron man na disgrasya dyan sa lugar na yan, no? Or kung meron mang nabalahaw dyan. So wala tayong idea at kung meron talaga nag-aayos ng traffic. Or minsan actually guys, ang nakikita ko dyan pagka medyo natatraffic din ng konti, yung ano lang, yung tao naman talaga, diba? Yung hindi siya enforcer, yung nagmamando dyan sa may intersection dyan, meron dyan na ano ko yun, parang siguro hindi natin masabi kung gusto niya talaga maging traffic enforcer pero hindi siya naging traffic enforcer, diba? Or sadya lang na gusto niya lang makatulong sa mga kababayan natin kaya siya na yung nagbo-volunteer na magmando ng traffic. Ang nakikita ko lang, inaabot-abotan naman siya ng mga commuter, inaabot-abotan din naman siya ng mga ano, nasa private na sasakyan, no? Kasi nga is voluntary niyang ginagawa yung pag-mamando ng traffic dyan sa intersection. So sa ngayon, di ko lang alam kung andyan siya ngayon, kung nandyan siya, pero yun nga, calling the attention of local government ng Paranaque, no, pagka mga ganito naman situation. O sana naman meron tayong dinideploy na para ayusin yung traffic. Grabe, sobrang ng tagal na, no. So umusog lang ng konti, mga around 100 meters lang yata yung inusog. So ngayon, eto na naman tayo, para na naman tayo nakapark, no? So pero ang napansin ko lang, yung kabilang side, no, yung kabilang side, kabilang kalsada, may mga dumadaanan na rin pero karamihan mga motor lang, eh, no. So I think talagang merong nangyari doon, somewhere doon. Maaring may nabalahong na hindi talaga makausad or hindi makaalpas yung mga sasakyan, no. So I think nagbuhol-buhol na talaga doon. Grabe guys, so anong oras na, oh? Magte-10:30 na. So it means pag 10:30 na, 6:30 tayo umalis ng office, 4 na oras na tayo. Grabe guys,
Show Boulevard to Paranaque, 4 na oras. Whew! Pwede nang isali sa Guinness Book of World Record, di ba? Grabe guys, para ka na rin pumunta ng probinsya, para ko na rin pumunta ng Tagaytay. Whew! Ilang oras lang naman ang biyahe papuntang Tagaytay, di ba? 1 hour or 2 hours, di ba? Dire-diretso lang. O para ka na rin pumunta ng Batangas, di ba? Grabe, ganun na ka tayong katagal na nandito na hindi masyado umuusad. Gutom natin tayo. Nakausad naman, no? Siguro nakausad na tayo ng mga around 50 meters ulit, no? So nandito tayo sa center ng kalsada kasi dalawa yung option natin dito pagdating dun sa intersection. Pagka nakita natin hindi traffic, kakaliwa tayo dun kasi meron daanan dun pa uwi sa amin. Kung traffic naman siya, eh babaybayin na lang natin to. Kasi same lang eh. Kung traffic dun, kung makikita natin sobrang traffic dun, dito na lang din tayo. Kaya nandito tayo sa gitna. It's either pumano tayo sa bandang left natin kapag nakita natin na hindi traffic doon sa intersection, or dito tayo sa kanan pag nakita natin mas maluwag dito sa kanan. Kaya nandito tayo sa gitna. Ang tinatawag dyan, ang tawag dyan ay strategy ng gutom, no? Kasi strategy ng gutom kasi guys, gutom na tayo. Biroin mo anong oras pa tayo nag-lunch. Tapos nagmerienda tayo pandesal at kape. Pero anong oras yun? So 2:30 yun ng hapon. Eh ng oras na ngayon 10:45 na ng gabi. Kaya 'yun ang strategy ng gutom. Ibig sabihin, atat na atat nang makauwi ng bahay para makapag-dinner. Grabe guys, ako kung tatanungin niyo ako, ano ba yung mas gusto ko, yung long driving ba o yung gantong ka-traffic? Grabe, ako kung ako lang, mas gusto ko yung long driving. Grabe guys, kahit malayo pa 'yan, 'di ba? Kasi kung dire-diretso naman yung biyahe mo, 'di ba? Tuloy-tuloy nakakita ka ng magandang tanawin, especially kung papunta ka ng probinsya, 'di ba? Eh kaysa naman na ganito. Diba? Ang sakit pa sa, guys, nakamatik-matik na yung sasakyan ko, no? Matik na. Masakit pa sa tuhod. Eh paano pa kung ang sasakyan mo manual? 'Di ba? Apak ka sa gas, apak ka sa silinyador, apak ka sa preno. O kung matik, apak ka lang sa gas. At apak ka lang sa accelerator, 'di ba? Oh. Kaya sa totoo lang, guys, kung ako tatanungin niyo kung ano bang mas preferred ko, long driving or gantong bumper to bumper, definitely ang sagot ko sa inyo is long driving. So kahit na ilang oras tayong nagmamaneho, okay lang, 'di ba? Pero eto guys, grabe, sabi ko sa inyo, pasakit eh. sakit sa paa, diba? Kahit pa paano naman umaandar-andar na, no? And medyo malapit na tayo doon sa intersection na sinasabi ko, and makikita natin, tingnan natin kung doon tayo makakadaan. Sana hindi traffic. Pag hindi talaga traffic doon, guys, makakauwi na tayo ng bahay at makakain na tayo ng dinner. Dinner pa ba to? O midnight snack na to, 'di ba? Anong oras na, oh? Mag-11 na. Grabe. Klase to. So yun guys, nandito pa rin tayo. So ang oras natin is past 11 na, 11, mag-11:15 na, no? Dito sa regular natin, ano eh, 10:52. Sabi ko nga, isa na yan. Tawag dito. Late yan, no? So, andito pa rin tayo hanggang ngayon. Grabe, parang kinakain na ng malaking bituka ko, yung maliit na bituka ko, ah. Namiss ko na si Francine, si Jairo, yung mga anak ko. Siyempre si Han, namiss ko na, grabe, sobra. Kasi, pag umuwi naman ako, gantong oras, tulog na ako. Or nanonood kami, yung kanina, yung mga ano, nanonood kami sa TV, no? Parang bonding night namin, yung nanonood kami together. Siyempre pagkakain, ganun. So wala yon, hindi ko na ano ngayong araw na to ngayon yun. Kumbaga, yung oras ng uwi ko is nailaan lang sa traffic, sa sobrang traffic. Malapit na ako doon sa intersection na sinasabi ko eh, kaya lang yun, andito pa rin, pending pa rin. So I think traffic din, no? Kasi parang yung dito sa left side ko napakaliwa doon, eh hindi rin naman siya gumagalaw. So meaning hindi siya nakaka-intersection, hindi siya nakakaliko doon sa intersection. Possible din naman kasi na baka kaya hindi nakakaliko doon sa intersection kasi naharangan or may nakaharang doon, may nakahambalang doon, di ba? Ay, grabe. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11. 4.5 hours na tayo. So mukhang abuti pa tayo ng 5 oras. Grabe, 5 oras guys, 5 oras. Show Boulevard to Paranaque, 5 oras. Pwede nang isali sa Guinness Book of World Record, diba? Guys,
So yun guys, so magbibigay pala ako ng tip o magbibigay ako ng tip sa ating katulad kong motorista kapag natatraffic kayo ng ganito. So unang-unang tip ko is magbaon ka ng mahabang pasensya. Guys, magbaon ka ng sobrang mahabang pasensya. No, hindi ito yung pasensya na kinakain, no. Sabi ko lang is magbaon ka ng mahabang pasensya. So yun guys, so ang pangalawang tip natin is magbaon ka ng tubig. Diba, syempre guys, 5 oras yan. Malamang, uahawin ka. Kaya lang, yung tip na yun, dadagdagan pa ng konting tip ulit. Kaunti-unti lang yung inom ng tubig guys, kasi paakit ka mo. Pagka madalas kang uminom ng tubig, more or less, maiihi ka. San ka iihi? Doon sa lagay ng tubig. Joke lang. So yun lang, no. Yan guys, oh. May nakabalahaw na truck. So syempre patawid siya. Ay, alam naman niya na traffic dito, pero pinilit pa rin niyan tumawid. So hindi kami makakaliwa. Diba kajologsan yan? Inaharang mo yung truck. Diba? Ayan, no? Inaharang eh, oh. Aharang yung truck, eh, oh. Oo. So yun guys, so nakalusot na tayo dun sa intersection. So dito na tayo. Hopefully wala nang traffic to. Pauwiin natin ng bahay, no? Pangwa naman dire-diretso na. And ay salamat, makakain na din ako. So anyway, dun tayo sa tip. Meron pa tayong kaduktong na tip guys. So tip number 3, since may dala ka na rin na mineral water, magdala ka na rin ng makakain kasi gugutumin ka eh, 'di ba? Pero 5 oras katulad ko, ginutom ako, 'di ba? So magdala ka ng pantawid gutom. Ano 'yung pantawid gutom? Like Skyflex, 'di ba? Magdala ka ng Skyflex para hindi ka magka-ulcer, hindi ka magkasakit ng ulcer, no? Or kung ayaw naman ng Skyflex, doon ka sa may ano, kung gusto mo magkaroon ng sports car, doon ka sa Fita, 'di ba? Oh, malay mo. Merong lumabas na ferry o merong lumabas na ano, 'di ba? Tip number 4 natin guys, kung may madadala kang kasama, magdala ka na rin kasama. Pero syempre, kung magdadala ka ng kasama, kailangan yung tubig mo dalawa, yung Skyflex mo dalawa rin kasi dalawa kayo. Bakit ko naman sabi 'yon? Kasi guys, kung may since traffic ng 5 oras, masarap kaya na may kakwentuhan ka habang nata-traffic ka. Kaysa naman katulad ko, 'di ba? Mag-isa lang, 'di ba? So nagmumukha akong tanga kasi mag-isa, kinakausap ko ang sarili ko, 'di ba? So, 'yun ang ating tip number 4. Yun guys, at ang pinakahuling tip ko is magdala ka ng charger na pwede mong i-charge sa iyong sasakyan para hindi malobat ang iyong cellphone. Na katulad ko, malolobat na ako guys. So since malapit na ako sa bahay, that's all for now. Well, it's me, it's Jigs Aborde. Bye for now, bye! So yun guys, so nakalimutan ko, time check is 11:31. So yun, 5 oras nga tayo from 6:30 to 11:30 ang biyahe natin pamula Show Boulevard hanggang dito sa Paranaque. So nandito na tayo guys sa wakas. Nandito na tayo at makakain na rin tayo ng dinner. So again, once again, see you, it's me, it's Jigs Aborde. That's all for now. Bye!